Okay mga kaibigan, so may nahanap na tayong libro. Ang nahanap na kong libro is, ang trip ko lang dito ay talagang basahin is yung si Ching na Takot sa Dilim. Ayan, binabasa ko po siya nung elementary ako. Kaya, so, basahin natin dito. Magpumunan tayo at wala akong mahanap na comics dito. Teka lang, ano yung nakikita ko? Captain Underpants. Ayun no? Captain Underpants! Putangin lang yan. La la la! So yun mga kaibigan, bumabasa po tayo ng ito po. Yan po. Yan po. Ito po. Dito lang po siya sa fully book na matatagpuan sa BGC. Kaya so magbasa tayo. Si Ching natakot sa dilim. Bibilisan ko lang para ano. Para si Ching ay natakot sa dilim. Kapag gabi na, natatakot siyang lumabas sa madilim na bakuran. Natatakot siyang pumasok sa mga gilid na walang ilaw hanggang sa pagtulog. Gusto niyang nakasindi ang maliit na ilaw sa sulok ng kanyang silid. So, sana maintindihan niyo ako, no? So, siguro naman narinig yung boss. Kung wala naman siguro kong hindi ko. Kaya, sa isip ni Ching, baka may bumabang kapre mula sa taas ng malaking punong mangga sa madilim na bakuran o may mga higanteng galamay na susungab sa kanya sa loob ng madilim na silid. Tapos bilalamin yun. So ito po, tinakot kasi siya ng mga pinsan niya. Sabi nila sa dilim na lumitaw ang mga maligno, mga multo at iba pang nakakatakot na nilalang. Huwag kang maglalabas ng bantay. King, baka kunin ka ng tikbalang. Pananakot sa kanya ni Kuya John. Yan. Ewan ko po kung nabasa niyo po ito. Libro na binabasa ko. Pero, ang bata kasi siya kaya ako nang magbasa ko tayo. Kasi, ilang years din ako hindi nakabasa ng libro. Almost, mga ilang years din bago magbasa. So, pag nagkumaga na, pagsilay ng diwanag, malakas na uli ang loob ni Ching. Naniniwala siyang nalulusa sa liwanag ng mga maligno at kampong ito. Usapang ghost stories mga kaibigan. Hindi po ako naniniwala kapag hindi po siya nakikita. Kapag nakita ko na siya, ito po kasi gawain ko ng bata ko. Dati ako nang gagawin yan. Napansin niyo. Ganyan. So, naglalaro siya ng ano. Nang dumating ang kaarawan ni Ching, niregalawan siya ng kanyang tito Ed ng isang maliit na lenteng na may kasamang dalawang baterya. Tuwang-tuwa si Ching pagdating ng gabi. Iwinamasiwas niya ang liwanag ng lenteng ng lente sa dilim. Gumuguhit ang liwanag ng lente sa dilim sa bakuran. Iikot-ikot niya ang bilog na liwanag sa mga dingding na silid. Kasama niya ang lente hanggang sa pagtulog. So yun, kasama po niya ang lente. Ang flashlight po ay kasama niya sa pagtulog. Dati rin kasi mga kaibigan, kasama ko rin po yung flashlight sa pagtulog ko. Pero hindi ko po siya nilalaro. Naglalaro lang ako ng siguro mga ano. Basta hindi ko siya magawang laruin kapag takot talaga ako. So, takot nyo lang ngayon sa liwanag ko. Banta pa ni Ching sa mga di nakikitang maligno sa dilim. Mas malakas na ang loob ngayon ni Ching. Malakas ang loob niya kasi may flashlight siya. Tingnan natin kung mawawalan siya ng flashlight. Bakit nga ba siya takot sa dilim? Ano nga bang mangyayari mga kaibigan? So ito nga. Isang gabi, iniwan siyang mag-isa ng kanyang nanay sa bahay. O Ching, pupunta lang ako sa tindahan sa kanto para magbayad ng utang. Paalam ng kanyang nanay at umalis na ang kanyang nanay. Maya-maya, biglang dilim, namatay lahat ang ilaw. Bran, anong gulat ni Ching? Agad niyang dinukot sa puso ang lente niya. Inati ng silag ng lente ang dilim. Pero teka, unti-unting nawala po ang ilaw ng lente ni Ching hanggang mawala ang sindi nito. Ubus na pala ang baterya. So, ubus na daw ang battery ni Ching. Kaya, ayan na, nanginginig na bulong ni Ching
habang nakaupo sa dilim. Ngunit pagdilat niya, nag-iisa pa rin siya. Wala kahit isang anino ng maligno. At napansin ni Ching, unti-unti niyang naaninag ang loob ng bahay. Parang lumilitaw ang mata niya sa dilim. Baka ganyan. Lumilitaw ang mata sa dilim. Sa dilim. Parang yung kaibigan ko, lumilitaw ang mata niya sa cheeks. Kaya ayan. Habang umakbang siya, dahan-dahan. At kronk, natisod niya ang nakakalat niyang laruan sa sahig. Nangapa ang mga paa niya patungo sa sala. Napansin niyang may kumikinang sa dingding. Maandap na kulay lundian ng ang mga numero sa malaking orasan sa dingding. Pagkatingin niya sa orasan, ito po yung oras niya. Yan. So, alas 12 na. 12:35 ata to. Tama, 12:35. So, mga 20:30, gabing-gabi na. Kaya yan. Pero ako wala. Pero kapag ako nalabas talaga ako ng gabi, actually, gabi ngayon. Kaya hindi ako natatakot sa mga yan. May napansin din siyang kumikinang sa plato at nakapatong sa lamesa sa sala ang mga bato at lumot para pala na uwi sa kanya nung tita niyang container na umakit sa Sierra Madre. Makinang ang mga ito sa madilim. Medyo mahaba na ata itong story na ito. Medyo, sasabihin ko lang ang story ah. Itong nabinasa ko ngayon, na hindi ko na siya maalala medyo, pero alam ko pa rin na kahit paano. At hindi naman talaga totally natakot. Hindi naman totally natakot. Si Ching sa dilim. Takot lang siya sa madilim. Pero, meron din siyang nakitang mga fireflies dun sa bahay nila. Kaya, ayun, malakas na ang loob ni Ching at nakatulog na siya ng mahimbing at hindi na siya dinadakuan ng mga ghosts. Ako, papansin niyo mga kaibigan, mahilig din ako sa mga ghost stories. Kaya, ayun. So, at mayayaran lang akong hahanapin saglit. Babalik na itong sasoli kong libro. Kaya, ayan. Alright guys, kakatapos ko lang magbasa nitong itong ghost stories nitong Ching na takot sa dilim. Kaya so meron pa dito Sleepy at the Good Night Buddy. So isasulit natin tong libro na to. Ayan po mga kaibigan. Meron din mga body language dito, money and health. Kaya so, meron ding pangalan ko, RT. The Art of Client Service. Ito mga customer service ko mga to. It's dito, management. Itong sa management itong mga to. Ito, don't judge a book by its cover. So, huwag daw natin i-judge yung book. Kaya yan. Struggling. Kaya, ito. The Art of War. Pamilyar ba kayo dito? Sa libro na to. Marami kasi dito mga iba-ibang title dito. Gaya nyan. Yan po. Missile Threads. Quantum. Instagram for Business. So, mayroon din mga iba-ibang maraming libro dito. Mapapansin nyo, lahat yan. Isang area na yan, oh. Gandun sa area na yan. Kaya, lawak. Pero mga kaibigan, meron ako nakita dito. Nakita ko yung topo ko dyan yun, oh. Nakupo doon sa area na yan. Bubulabugin ko yung gagong yan. Stopboy nga natin yung gagong ko. Kaya, dadaan tayo sa likod. Doon tayo dadaan. Dahil na may song dito, baka makapiray na naman ako. Baka makapiray na naman ako. Uy! 20 times a day to load after that masturbation. Busy ka na ba? Basa ka dyan ah. What the fuck is stupid about every this motherfucker? Anong binabasa mo? This is nabulabog na naman ako neta ni Idol. So, yan yung reaction. Nagbabasa na naman ako ng sex type ko. So, about your sex type yun? This one. Oh, I introduced another book. Twisted.
Pwede. Grabe yung mga binabasa mo, hardcore yan ah. Ano, yan, grabe. Ano lang yan, walang picture dito na manaswa. May Tagalog ba dyan? May Tagalog, wala. Walang Tagalog dyan. English yan, English. English. Walang Tagalog English dyan. Alright guys, Repapit. So, medyo mahigpit dun sa Kulibok dyan. Nagbasa ako ng libro dyan about mga adult, young adults, totally sex life talaga. Pero, hindi yun. Ano ba yung mga librong binanggit ko nun? Yung mga ano, diba? Twister yun. Twister at saka yung chain reaction. Yung chain reaction ng kwento niya. Ang kulit na totoo ako sa kwento niya. Pinahanap ko ngayon. Bata yung... Pinahanap ko ngayon. Sinauna pa yun. Yung twist, ano, yung reaction muna yun. Yung chain reaction. Laro yun sa cellphone, yung may kulay-kulay. Hindi yun yung binabanggit ko. Ano siya, parang bata siya na gusto niya magkaroon ng ka-sex na matanda. Hindi naman lola. Parang gusto niya mag-anap ng ka-sex, matanda. Yun. Yun lang. Tapos yung twister, ito yung malupit eh. Mag-asawa to eh. Pare sa lang may kambal. So, bali, buti nagkatadhana rin yung mga ano na yun. Yun lang. Tapos, yung Ash Princess. Isa siyang prinsesa na ito namang haring, ito namang Prince Charming niyang atat na atat na gusto rin makasex yung prinsesa doon sa itaas. O, oh, di ba natatawa ko, di ba? Yun lang yun, mga Repapits. Kaya hindi ko na nabanggit kanina sa taas yung, ano, dito ko na siyang binanggit sa baba. Kakalabas lang namin ng pulod. Eh. Ayun. So, bibigay ko na kay RTV kasi nakakaya sa kanya. Sa akin ka pa na iya. So, yun mga kaibigan. At napapansin nyo, bago pa kami basita ni Manong Dart at huli na ang lahat. Kasi kanina pa, kung napansin nyo mga kaibigan, sinitawo kami dun sa ano ba to? Sinitawo kami dun sa loob. Kaya, huli na bago niya magkakaroon niya kami basita. Eh, kanina pa ako nagbabasa dun. Kung napansin nyo, di ba, nagkukwento pa nga ako dun. Pinukwentohan ko kayo ng mga gusto, ng ghost story dun. So, yun lang nabasa ko mga kaibigan at may ilig lang talaga ako magbasa. So, dito ko na tatapusin yung vlog ko mga kaibigan. Maraming salamat nga pala sa panonood to hanggang sa muli. At this is Art Christian TV na mag-iwan na katagan, GG and Brofis. Abangan nyo yung susunod na outing namin mga kaibigan ng mga tropa ko or baka the other day mag-vlog uli ako. At yun, enjoy na natin. Let's go. GG. Ulit ko mga kaibigan at bago matapos ang video na to, magbibigay ako ng shoutout kahit na dito lang. Mag-shoutout ko lang isa. Shoutout nga pala doon sa nagsabi sa akin na ano na si Marvin. 'Yon, no. Ano ba ang pangalan noon? Si Marvin, yung ano, yung may yung kuno pa Marvin, kung napapanood, kung nanonood ka man, yung may yung classmate ko sa UMAC na meron siyang sakit sa mata. Kung napapansin nyo, sana naman okay na yung mata mo. I'm pretty sure na ano na sana ayun oh, shoutout sa iyo kaibigan. Ayun oh. Na sabihin nga sana maging okay na yung mata mo kung nakita ka naman kasi hirap na hirap siya magsulat nun, grabe. Yung kaibigan kong yun si Marvin. Nakalimutan ko yung biyakugan. Oh, gets ko na kilala ko. Kasi ano, may katarata, meron siyang sakit na tinatawag na katarata. 'Yon, sa mata niya. I hope okay na siya. Kaya shout out sa iyo kaibigan. At ito pa isa sa mga classmate ko sa SPAC ba? Shout out nga pala kay Neil, Renzo, kay no. You know, shout kay, out ano, sa inyo. Yung classmate ko hindi pa nagbibigay, hindi pa binabalik yung USB ko hanggang ngayon. Tapos shout out nga pala dun sa ano sa classmate kong Negro. Negro, yun, si Nognog tawag doon nila eh. Tapos, shoutout nga pala kay Ate PB. Hello sa'yo, Ate PB. Tapos, shoutout kay Trisha Jane, yung classmate ko. Na, kasama ko sa, ano, kasama ko sa buwan ng Southwoods. Yun, sa vlog ko na yun. Tapos, shoutout din sa mga, ano, sa mga pasaway kong mga classmate dyan. Na, kung pinag na JM ba yun? Oh, tama, JM. Bala na. Kay Salazar, etc. Basta sa mga the other ng BI3103, shout out sa inyo. Yan. Okay na.